like a bell cut. Yon! Welcome back mga kahabi sa aking YouTube channel. Sa mga bago sa YouTube channel ko, welcome mga kahabi. Yung topic ko ngayon is paano gamutin yung dropship. So tuturo ko sa inyo yung simpleng way ko ng paggamot ng dropship. Meron na kasi mga nag-message sa akin, medyo marami na rin, mga dalawa, paano ko gamutin yung dropship ng gabi ko. So, okay. Yung! So, bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga subscribers ko, mga solitude subscribers. So, shoutout kay Dean's Gaming. So, pasensya pala guys kung mali yung pagka-pronounce ko ng pangalan niyo or apelido. Shoutout kay Newbie. Shoutout kay John Michael Pangan. Shoutout kay Nathan Rush Estenor. Shoutout kay Ralph Justin Steele. Shoutout kay Roxelle Abelgas. Tama ba? Tama ba, Lods? Shoutout kay Kian J. Amancio. So yun, shoutout sa inyong lahat. So tuloy na tayo sa topic. Wala akong gapi na may dropsy ngayon guys. So nag-grab picture muna ako sa Google. So ayun, pakita ko sa inyo yung itsura ng may dropsy na gabi. Yung, so simula muna tayo kung paano natin malalaman na may dropsy yung gabi natin. So, yung gabi natin guys, pag may dropsy, lalaki yung tiyan. And then, pag tumagal, mag-aangatan yung scales, o yung kaliskis. So ayun, dropsy yun. So sa female guys, sa first stage ng dropsy, akalaan nyo na pregnant yung female. Kasi lumalaki yung tiyan. Pero pag tumagal, pag medyo malala na, nag-aangatan na yung mga scales niya, tsaka all yung kaliskis niya. So yun, dropsy yun guys. So pag nagka-dropsy yung gapin nyo guys, kung sabihin meron siyang bacterial infection, or parasitic infections, or liver dysfunction. So yun. So ang tandaan nyo yung dropsy ay hindi disease, symptom siya, rather than a disease. Okay? So guys, yung way ko ng pag gamot ng dropsy is dalawa lang yung ginagamit ko. Ay, isa lang ginagamit ko. Asin lang. So more asin. Asinan talaga. Ako talaga po nagkapagaling ako. Pag nagagamot ako ng gapin, more on asin lang. Hindi ako gumagamit ng mga medicine. Minsan lang, umitilim bro. Saka yung ocean breeze na anti-white spot. Tama ba yun? So more on asin lang ako. Tsaka water change. So yun yung gagamitin natin, asin lang. Walang kamatayang asin. Yun! So, step 1 muna tayo. Pag may nakita kang gapi na may dropsy, kunin mo na agad, lagay mo sa hospital tank mo, then doon mo gagamutin. Lalo na pag nasa community tank kasi nakakahawa rin yung dropsy. Okay, so step 2 tayo guys. Water change ka 90% everyday. So, everyday ka mag-water change na 90%. So after nyo mag water change ng 90%, so nalagyan nyo na ng bagong tubig. So lalagyan nyo ng asin, siguro mga half tablespoon lang.
or yung sakto lang guys, huwag nyo damihan kasi pag sobra ng asin, mamamatay yung isda. So yung sakto lang guys. So guys, pag naggagamot tayo ng dropsy, pag ako lang gagamot ng dropsy, process guys, hindi ako nagpapakain guys. So hanggang sa gumaling, hindi ko pakakainin yung dapi ko. So yun. So yun guys, so yun lang yung process. Water change ka everyday, 90%. And then, lagyan mo ng asin, half tablespoon. And strictly no feeding guys. So, ulitin mo lang yun hanggang sa gumalang yung gapi. So, pag namatay yung gapi, okay lang yan guys. Huwag kayo mawala ng pag-aasa. Breed lang ng breed, alaga lang ulit. Or, bili na lang ulit kayo ng bago. Yun! So, sana guys, makatulong sa inyo yun. So, yun yung simpleng way ko ng paggamot ng dropsy. So, gamit yung process na yun, nakagamot ako ng dalawa na yata na may dropsy. Kasi medyo rare lang naman kasi yung dropsy sa mga gapi ko. Kunti pa lang nagka-dropsy. So, yung dropsy guys, medyo mahirap gamutin. Yung iba nga, sinasabi nila na pag may dropsy yung gapi mo, ipagdasal mo na lang. So, try mo lang guys. Try nyo lang gayahin or gamutin yung drop, yung dropsy ng gapi mo. Baka sakaling gumaling, mas okay na yung may ginagawa kaysa sa walang ginawa. Okay? So, thank you guys for watching. Sana nagustuhan niyo yung video na to. At yung mga hindi pa subscriber, subscribe na kayo. And pakishare nyo na rin yung video na to pag nagustuhan. Kung nagustuhan nyo. Okay? Peace out!